Hello guys! So, ito nga pala yung way kung paano kayo makapag-set ng appointment sa OWWA. So, i-type lang po natin ang appointment. .owa.gov.ph. So, yan po ang lalabas. So, ang OWWA office po dito na nakalagay is NCR lang. Hindi ko po alam para sa mga kalapit nating probinsya kung merong OWWA office sa kanila. Katulad ng mga Cebu, Mindanao, hindi ko po alam. So, dito po sa ngayon, ang nakalagay po is NCR. So, click po natin yung NCR. Then, ito po yung mga programs na pwede nyo i-concern sa OWWA. Meron pong Dole Akap, BPBH, which is Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, Check Releasing, Conciliation, Negotiation, Debt EDLP. So, yung iba po, hindi ko alam. Ang alam ko lang talaga dyan is yung check releasing. Para yan sa mga, kung di ako nagkakamali, para yan sa mga may pinapaaral na anak na kolehiyo na meron silang scholar under OWWA. Yung Dole Aka, para po yan sa mga nawala ng trabaho. Dapat po dyan is kwalipikado. Hindi po kailangan dyan yung mga finish contract. Ang kailangan po dyan is yung natanggalan ng trabaho at merong papeles or end of service certification. So, click po natin yung BPBH. Bali, kapag kayo po ay nakapag-schedule sa programang gusto nyo sa OWWA, pwede nyo na rin po lubus-lubusin. Tanungin nyo na po lahat. Katulad ng mga example, kayo po ay may anak na kolehiyo na nag-aaral. Kunyari, tatlo yun. Isa po sa kanila ay pwede maging beneficiary nyo. Example na walang kayo ng trabaho, pwede nyo po itanong yun sa OWWA na kung pwede po ba maka-avail ng scholarship yung anak nyo. Sa base po sa mga narinig ko doon, meron 30,000, merong up to 60,000. Yearly po yun. Pero depend po yun. Depende po yun kung makakapasa sila sa exam or pasado po kayo doon sa hinihingi ng programang yon. So, I think para dun sa 30,000, kailangan below $400 US dollars yung sahod nyo. Para naman dun sa 60,000, kailangan ata may take silang exam. Hindi ko lang po sure. So, siguro sa susunod po na mga video ko is itatakal po natin yon. So, sa ngayon po, ninext muna po natin for the schedule. Bali, sa December po, no available slot po. So, punta tayo ng January. Sa January po, ang available slot na natin ay mag-i-start sa January 18. Bali po, kapag kayo po ay nakapag-set ng appointment, dapat po ay puntahan nyo. Dahil mahihirapan po kayo o matatagalan po kayo sa pag-set ng appointment ulit katulad po nito. Ngayon po ay December 27, pero ang available slot is January 18 na po. So, what more, kung umabsent ka niyan, kailan ka pa ulit makapag-appointment, hindi ko po alam kung pwede i-cancel yun or pwedeng magawa ng ano po, na paraan. So, sa ngayon po, pili muna tayo, example is 2 p.m. Yan po. So, yan. January 18, 2020. Ang time po is 11 to 12 a.m. ang pinili natin. Meron pa siyang 4 slot available. So, yan po. Kailangan niya po ibigay yung mga information niyo, personal information. Last name, first name, middle name, email ad. Make sure na correct po yung email ad natin kasi magsisend po sila sa inyo ng confirmation. Then, contact number and address. So, kapag pag ni-next nyo na po yan, magpo-proceed kayo sa appointment confirmation, which is yung appointment confirmation na po yun isi-send po sa email nyo at kailangan nyo po yun i-print at dalin sa OWWA on the day of your schedule or appointment. Kasi po, hindi po kayo hahayaan makapasok doon na wala kayong dalang appointment confirmation. So, kailangan nyo i-print po yun. At make sure po na kung ang concern nyo ay Balik Pinas, Balik Hanap Buhay po, kailangan po mag-research na po kayo kung ano ba mga requirements na kailangan doon para hindi kayo pabalik-balik paset ng appointment. Para yung punta nyo, yun din po yung time na ipoprocess nila yung mga concern nyo po. Hindi na po kayo matatagalan. So, katulad po nung akin, nagpunta po ako doon,
Ang pinunta ko po doon ay Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program. Pero, nagtanong na rin ako about sa scholarship. Since nawalan po ako ng trabaho, ako po ay nakakuha ng scholar under TESDA sa OWWA. Galing din po sa OWWA. So, ang kinuha ko is ship, catering, services, worth of 9,000 pesos po yun. Hindi po yun napupulot. So, tinanong ko lang po siya at naging qualified ako at nakakuha po ako ng scholarship. So, ayun po. Ngayon po, ay papasukan ko na siya ngayon, January 5. So, try nyo lang din po itanong. Lalo na yung mga may anak po na kolehiyo. Kolehiyo lang po talaga. Nagbibigay po ang OWWA ng mga scholarship. Tulong pinansyal. Yun po yung nakasulat ata. Hindi ako nagkakamali. Yun po yung nakalagay na check releasing para yun sa mga may estudyante. Scholar sila. Meron 30,000 up to 60,000. Pero depende po yun sa qualification din. Yung 30,000, kung hindi ko alam kung tama ako, yung 30,000 po, meron po silang hinihingi sa magulang na ano requirements. It's like parang ano po, kailangan $400 below lang po yung sahod nila. Pag na tumaas ka sa $400, hindi ka po qualified doon. So hindi mabibigyan yung anak mo kahit kolehiyo siya at kahit nawalan ka pa ng trabaho. Ay, hindi. Pag nawalan ka ng trabaho, qualified ka. I mean, para sa mga hindi natanggal na trabaho, kailangan $400 down po yung sahod nyo. Para naman doon sa 60,000 na sinasabi ko yearly for 4 years, kailangan naman po doon, I think, ipasa nila yung exam. Meron po kasing qualifying exam po ata doon. So, just check na lang din po bago kayo pumunta doon para may idea kayo kung ano yung mga itatanong nyo. So, yun lang po. Siguro sa susunod po, itatakil ko po yung about sa scholarship para in case na may hindi pa nakaka-apply, ay pwede na nilang itanong yun dahil may idea na sila. So, thank you guys. Have a blessed day. Stay safe.